Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya. At di itinuring ninuman na sarili niya ang kaniyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ibinuhos ng Diyos ang kaniyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay ibinibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Gayun din ang ginawa ni Jose, isang levitang taga-Chipre, kaya't Bernabe ang itinaguri sa kanya ng mga apostol. Ibig sabihi, matulungin. Ipinagbili niya ang kaniyang bukid at ibinigay sa mga apostol ang pinagbilhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabilis ang paglago ng mabuting balita. Mga 3,000 ang dadagdag sa grupo noong araw ng Pentecostes. At mga 5,000 pa naman ang dumagdag sa pahayag ni Pedro sa pagpagaling niya sa mga taong lumpo sa Jerusalem. Marami ang mga taong naniwala sa mabuting balita, hindi lang dahil sa pahayag ng mga apostol at hindi lang dahil sa manghimala na ginawa nila. Ito ay dahil din sa halimbawa ng buhay ng mga mananampalataya. Maganda ang kanilang samahan. Hindi sila nagkakanya-kanya. Talagang nagtutulungan sila. Ang kanilang mga ari-arian ay kanilang ibinabahagi sa mga wala. Dahil dito, walang mahirap sa grupo kasi wala namang mayaman. Ang kanilang mga lupain at mga bahay ay pinagbibili at ang pinagbilhan ay binibigay sa mga apostol at ibinabahagi naman ng mga ito sa mga nangangailangan sa grupo. Kaya walang nagdarahop sa kanila. Sa pagkilala nila na sila'y niligtas na ni Jesus, nagtutulungan sila. Talagang magkakapatid na ang turing nila sa isa't isa. Ang isang halimbawa na ibinigay sa atin ay si Bernabe. Siya ay taga-isla ng Sipre. Pinagbili niya ang kanyang bukid at ang pinagbilhan ay binigay sa mga apostol. Dahil sa buhay na pagbibigayan at pagdadamayan ng mga manampalataya, naging mabisa ang pahayag ng mga apostol. Kapanipaniwala ang mensahe nila dahil sa nakita nila sa buhay ng community. Ito rin ay nagpapakita ng kapangyarihan ng muling pagkabuhay. Mahirap yatang kumbinsihin ang mga tao na magbitaw sa kanilang ari-arian. Mahirap magkaisa ang mga tao na noon ay hindi naman magkakilala at walang kaugnayan sa isa't isa. Pero ang kapangyarihan ng pagkabuhay ni Jesus ay nagpakilos sa kanila. Kaya dumami ang naniniwala.
kasi nasaksihan nila ang bagong buhay na isinasabuhay ng grupo. Hanggang ngayon, ang ganitong klaseng buhay ng pagkakaisa at pagbabahaginan ay patuloy pa rin na ginagawa ng maraming mga religious communities. They hold everything in common. Ang kanilang patakaran ay ang bawat isa ay mag-aambag ayon sa kanyang makayanan. Ang bawat isa ay tatanggap ayon sa kanyang pangangailangan. Walang kanya-kanya. Sa ganitong klase ng pamumuhay, walang magdaraho. Hindi ba ganyan dapat ang pamilya? Si baby na kahit na hindi nagtrabaho ay nabibigyan ng kanyang kailangan. Si tatay at si kuya na nagtatrabaho ay siyang sumusuporta kay baby at kay lola. Hindi ba tayong lahat na mga Kristiyano ay isang pamilya din ng Diyos? Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.